Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagpapatuloy sa ating sere ukol sa asal. Ang ating pong pagsisikap ang pagnilay ngayon ay tungkol sa sagot sa tanong na ito. Pag walang lakas ng loob, ano po ang tawag dito? No? Hindi po natin pinatatamaan yung mga tao na may likas na pagkapersona o mga personality na mahiyain. No? Bagkus, ang ating pong pinatutukulan dito ay ang mga tao na kaya namang maglakas loob ngunit ayaw. No? Ano pong tawag dito? Ang tawag dito ay kaduwagan, no? Kahinaan ng loob. No? Hindi natin binabansagan yung mga taong yon. Dahil ang ginagawa natin ay dahil sa kailangan naman natin kahit papaano mailarawan kung ano yung kanilang kalagayan, no? Ay ito ang tinatawag natin paduwagan, pagiging dungo, no, at iba pa. Bagamat malay tayo na lahat naman tayo nakakaranas ng takot sa ating buhay, nakakaranas din tayo ng masasabi nating pagsubok na humina ang loob, no? Ngunit alam natin na ang pagiging pagkakaroon ng lakas ng loob ay hindi po nangangahulugan na wala tayong takot, no? Sapagkat kalimitan ng kahulugan nito ay may takot man tayo, ngunit kahit papaano ay nalalampasan natin, nahihigatan natin yung ating takot. Na sana sa buhay ay isipin natin na mahalaga yung pagkakaroon ng lakas ng loob, no? Sapagkat kalimitan ang kinakailangan tumulong sa atin ay ang atin din sarili, no? Sapagkat tayo ay mayroong susi ng ating kinabukasan at meron tayong panulat ng ating kinabukasan. Kung anong nais natin isulat sa bawat dahon, sa bawat araw, ay nakasalalay sa ating lakas ng loob na isulat ang ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos.